Hello guys, good afternoon. Ito ulit si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So ngayon guys, short topic lang muna tayo. May gusto lang ako pag-usapan. Kumbaga ito yung extension ng topic na ginawa ko like last year, yung tungkol sa wood glue, no? So yun, pinag-usapan natin yung mga gusto kong wood glue o yung mga choice ko na wood glue na ginagamit ko at nirecommend ako nga sa inyo, no? And this time guys, may nag-request lang kasi na pag-usapan natin yung about fillers, no? Yung pang-fill nung mga uka sa kahoy, no? So personally guys, hindi naman ako madalas gumamit ng mga fillers since mas trip ko yung mga rustic looking na furniture, no? Yung mga, kung may mga butas yan, may mga tama or whatever, mas gusto ko yung ganon. Mas na-enhance, para sa akin, mas na-enhance yung ganong klase ng wood, no? Mas gusto ko yung nakita ko yung mga defects, no? Kasi doon ako nag-work doon sa defects na yun, no? Pero minsan, syempre, kailangan mo rin na mag-filler. Halimbawa, gagamit ka ng plywood, no? Hindi mo kailangan ng plywood, hindi mo kailangan mukhang rustic. So, kapag plywood, dapat makinis, di ba? So, yun, doon ko gamit din ako ng filler, no? And ito, guys, pag-usapan natin yung mga fillers na ginagamit ko, in my opinion, is yung mga the best na fillers for me. This is subjective, guys. So, siguro kayo, iba yung opinion nyo, iba yung ginagamit yung mga fillers, no? Okay lang yon. So, there's nothing wrong with that. So, I'm just saying na ito yung, for me, ay mga best na gamiting filler sa kahoy and other materials, no? So, let's start, guys. Ano ba yung pinaka-mura? Sabihin na natin na pinaka-affordable na wood filler. Walang iba yan kundi yung tatawag natin na sawdust and wood glue. So, pinaghahalo lang yung wood glue at yung sawdust at pwede na yung gawing body filler. Actually, guys, mas recommended to pag kayo gumagawa ng mga wood or projects na ang hindi nyo na pipinturahan, no? So, halimbawa, gumawa ka ng isang kahoy or gawa sa hardwood na furniture and hindi mo na pipinturahan. Gusto mo ano lang, finish lang or oil lang, di ba? Para mas maganda siya. Mas maganda gumamit ka na lang, gamitin mo na lang yung sawdust, yung pinagpa-sawdust nung kahoy na yon. Ano ba, mahogany, edi mahogany sawdust. At haluan mo na ng wood glue para kakulay niya yung filler na gagamitin mo, guys, no? And ito, yung sawdust na to is galing sa table saw. This is not recommended, guys. Wag ito. Kung gagamit kayo ng sawdust for filler, mas maganda yung ano, yung pino, yung galing sa mga sander, no? So kung meron kayong mga sander, usually pag merong sander, merong ano, meron dust bag, di ba? Or dust box. No, kunin niyo yung dust box, kunin niyo laman nun, lagyan niyo ng glue. 50-50 ang ratio na ginagamit ko. 50% glue, 50% sawdust. And that would work. So that would work as a sawdust na, as a filler na. No? Ilagay niyo na doon sa butas, let it dry, liayin niyo, that's okay. No? So ang advantage din nung guys, hindi siya nagsasag. No? So minsan nagsasag din, pero bihira lang. So pag ganun yung ginamit yung filler, no? Now, next one is yung tinatawag natin na, ito ginagamit ko madalas, ito yung tinatawag natin na plastic wood. So ito yon, ang brand name nito is FedTite o FedTite, kung ano man ang pagbikas nyo. So FedTite plastic wood, natural shade lang yung ginagamit ko guys. Madalas ko ginagamit to kapag nagpipintura lang ako ng kahoy, no? So yan, para lang pumantay siya, para lang kuminis yung mga butas sa loob or do sa project, no? And ang di na maganda dito, guys, is nagsasag to. So, lumulubog siya kapag masyado siya makapal, no? So, mas maganda to sa mga malilipis lang na pahid or malilipis lang na butas, no? Yeah, pero okay naman siya. Maraming brand na plastic wood. Depende yan kung ano mabibili nyo. Sa akin, FedTite. Gusto ko yung consistency niya, no? Hindi siya sobrang lapot, hindi siya sobrang labnaw. So just right, tama-tama lang yung kanyang consistency. So gusto ko talaga tong plastic wood. Next naman is yung madalas na gamitin, yan ang tatawag natin na polyester body filler o mas kailan sa tawag na masilya. Now maraming brands yan, merong yung pinakasikat, yung tawag natin na Polytuff. No, so two parts 'yan, yung body filler and yung hardener. So bibili ka two parts pag haluin mo, guys. Konting-konti lang na hardener tapos sa hindi naman sobrang dami na masilya, no. So tama lang, no. Para sa magandang ratio niyan, guys,
hindi ako expert dito. Panoorin niyo yung mga vlog sa YouTube, paint and varnish tutorial na channel yon. Marami kayong matutunan doon sa pag-filler. So yon, ako ang ginagamit ko ngayon na body filler is ito, Pioneer Polyfill. Pioneer. Okay, so Pioneer pa rin, guys. So maganda kasi yung Pioneer Polyfill. Gusto ko yung kanyang consistency din. Maganda rin. Yung Polytop kasi nakagamit na ako noon. Medyo matigas siya for me, ha. Para sa akin, medyo matigas ng konti. So, hindi ko siya ganun trip. Itong Glass Surit, okay lang. Halos pareho lang sila nung Polyfill. Pero syempre, support natin yung ating sponsor. Pioneer. So, Polyfill ang ating gamitin para sa mga masilya. Usually, guys, hindi ko naman ito ginagamit sa kahoy. Ang advantage kasi niya, guys, pag ginamit mo siya sa kahoy, matigas talaga siya. As in, sobrang tigas kasi parang siyang plastic, di ba? Yung masilya nito. Pag tumigas talaga, matigas talaga. At hindi siya nagsasag. So, tapos pag matigas na siya, pwede mo siya i-work on. Yun nga lang ang problema, guys. Ano dito, masyado siya mabilis matuyo. And I don't like that. So, hindi ko siya ganun ginagamit. Ginagamit ko lang to sa bakal. Bakal. Mas maganda to sa bakal eh. Yung mga, halimbawa, nag-welding ako, may butas. Yan yung pinang pupuno ko dun sa butas ng welding, no? Usually kasi ginagamit niya sa mga sasakyan, body works. So, okay rin siya sa bakal. Now, ang pinakamadalas kong gamitin na filler ay ito. Yung wall putty, yung boss ni wall putty, yung kulay white. So, ito eh, nanigas na eh, pero okay lang yan, lagyan ko lang konti tubig yan, okay na rin. So ito yung boss ni, meron ding RJ na brand, no? So yan yung mga ginamit na wall putty. Ito kasi as is na, wala ka ng titimplahan. So para rin siya plastic wood, kaso ito pwede yung malaking surface. So i-apply mo lang siya gamit ng spatula, kuha ka lang ng konti, ipahid mo lang siya sa doon sa buong kahoy. And then let it dry, mabilis siya matuyo, guys. Pag natuyo na siya, hindi naman sobrang bilis, pero mabilis siyang matuyo, madali siyang i-spread. Medyo mabilis siyang matuyo, pag tuyo na, liha lang, okay na. Tapos primer na, ganun. So, tapos primer ulit yan. So, ganun ang proseso. Na for full process ko paano ginamit yan, pwede kayo manood din sa YouTube, no? May link ako sa baba na video. Nakalimutan ko lang ako kanina ng channel. So, ililink ko lang sa description kung paano gumamit nitong wall putty na ito. Pero guys, ito nga, may Boss ni brand, meron ding RJ brand, pero hindi ito yung paborito ko. Ang paborito kong wall putty is this one, Build-Rite Putty Master. So, solid to. I love this putty kasi, ano siya, yung consistency niya eh, maganda. Para siyang toothpaste. So, medyo malabnaw siya ng konti, pero hindi sobrang labnaw. Parang toothpaste talaga siya. Ito kasi, ito maganito kasi, medyo malapot at napakahirap niyang i-spread gamit ito. Ito napakadali lang, guys. Pag ginamit niyo to, para lang siyang toothpaste, kukuha ka lang ng konti, i-spread mo lang siyang ganun, and it's very smooth. Tapos ang bilis niya ring matuyo. So pag natuyo na siya agad, pwede mo na siyang lihain. And nabibili to, guys. Nabili ko to sa ano eh, sa Handyman, and doon lang ako nakahanap ng ganito. Wala akong mahanap sa ibang hardware. So ngayon, paubos na to. Kasi lagi ko siyang paubos na. So, wala pa akong kapalit. Siguro pag napasyal ako ng handyman, bibili ako ng maraming ganito. Kasi talaga napaka-useful nito sa dito sa shop. No? Ito talaga yung paborito ko eh. So, Build-Rite, yes. So, this is made in the Philippines. So, Philippine brand. And yeah, Build-Rite. So, baka naman, di ba? So, ayan. Ayan yung ano ko. Recommended ko sa inyo kung talagang gagamit kayo na wall putty. Hanapin nyo yung brand na ito, Build-Rite. So, tingnan nyo lang mabuti yung kanyang itsura, no? Kulay blue. Yan yung hanapin nyo. Yan ang the best. I guarantee you, yun yung pinakamagandang wall putty na pwede nyo gamitin. Ayun. So, yun lang, guys. Actually, wala naman talaga akong favorite dito. Ginagamit ko sila lahat. Sa iba-ibang applications, iba-ibang wall putty ginagamit ko. Pag konti lang yung butas, pwede na yung plastic wood na ganito. Pag yung buong plywood, kailangan masilyahan, kailangan makinis yung buong plywood, I use wall putty talaga. Tapos, kung naman malalaki yung butas, hindi kaya ng plastic wood kasi ka nagsasag, sawdust muna and wood glue, tapos tsaka ko lalagyan ng plastic wood pagtuyo na. Ganun lang yung mga techniques para lang mag-fill ng mga gaps or mga butas sa plywood, no? So
Hindi ko na yan papakita sa inyo, guys. I think self-explanatory na yan. And kung gusto nyo matuto kung paano magmasilya, hindi ako expert dyan. So, may mga nagbablog na tungkol dyan. Recommended ko talaga paint and varnish tutorial na YouTube channel. Check nyo yun. Marami kayo matutunan. Marami sa pagmamasilya, pagpipintura, lahat ng bagay na hindi ako expert, siya kaya niya ituro sa inyo. Okay, guys? Alright, so thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. And yun na, short video lang, short vlog lang para sa body fillers, no? So I'll see you guys next time. This is Gene from 11N Workshop. Adios!